Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Pangbabaeng Under Armour shoes. So yan, pang running, pang training, pwede na ito mga mega yan. Ito yung list mo lang, tsaka yung colorway niya, pang babae na ito mga mega. So yan, sa mga babae natin subscribers dyan, ito yung mga pwedeng-pwede sa inyo mga mega dito. 1,800 pesos. Almost new pa ito mga mega, oh. Halos hindi pa siya nagamit. At size 8.5 lang din siya. Ayan, yung 8.5 na size na yan, pang babae yung size. Kasi maliit siya sa 8.5 na panlalaki. Ito mga amigo, isang Vans shoes na ito yung mga nire-request nyo. So magpapakita tayo dito ng mga Vans shoes kasi mayroon din tayo nakitang Vans shoes talaga dito mga amigo. So yan, at ito yung insole niya, original pa rin. So ayan yung bump banda, good pa yan mga amigo. At ito yung pinaka-outsole, may mga kunting heel drag na rin siya dyan. Size 10.5 yung size nito. At ma-rate ko siya ng 8 out of 10 kasi good pa rin yung condition. May mga kunting heel drag dyan, no? 1,600 pesos lang ito mga amigo. So may mga kunting bawas dyan. Huwag niyo kalamitan humingi ng discount. Ito mga amigo, mayroon pang isa dito, Reebok Instapump na kulay purple mga amigo, size 7. Insole niya original pa. Ito yung design ng sapatos mga amigo. Ito yung bandang bump. Ito naman yung kabilang side. Ayan. So itong pinaka-pump niya, ayan, gumagana pa siya mga amigo. Nagpa-function pa siya. At 1,500 pesos. Ayan yung condition ng outsole. Wala akong makitang masyadong heel drag dyan. Isa sa mga good pa yan dito mga amigo. Ito naman mga amigo, size 5.5 lang at 1,600 pesos. Original pa yung insole. Ito yung kabilang side. Ayan yung condition mga amigo. Ang ganda pa rin naman niya. So wala pa akong masabi dito sa sapatos na to. So kunting mga dumi lang talaga yung issue niya. Dito sa pinaka-outsole, napaka ganda pa ng outsole niya. So balik natin siya dito mga amigo. Dito muna tayo sa hindi masyadong matao. Dahil marami rin mga good pa dito na pakita ko sa inyo. So tara, back to biro tayo. So ito yung may nakita ko dito, ang kakaibang design. So it's ang ganda lang ng design itong Reebok Instapump na to mga amigo. Size 6 siya. Tapos yung pump na dito, so far okay pa naman siya, gumagana pa siya. So yan, nagpa-function pa ng maayos yung pump niya dito. At ang outsole niya mga amigo, yan. So yung condition, wala masyadong heel drag mga amigo, napakanipis lang yan. So ito siya, ito yung price niya, 1,300 pesos. Din may mga J-Lite 3 dito na A6 mga amigo. So pakita ko sa inyo to. Ayan, yung outsole niya okay pa. So ito yung condition ng body ng sapatos. Ito yung kabilang side. Ayan, yung kabilang, yung bump niya okay pa dito sa my neck part. Ito yung bump. Ito yung kabilang side. Good na good pa yung condition mga amigo, ah. At pati yung outsole, wala pang masyadong heel drag. Dito sa Paris niya, andito yung price. This is 1,600 pesos. Dito siya, balik natin. So ito pa mga amigo, size 8 na Reebok Fury Light. Black and white combination ng kulay. Yung may pagka-purple yung pinaka heel part dito. Ayan yung heel cover dyan. At ang ganda pa ng condition nito sa upper mga amigo. So yan yung condition. Ito yung pinaka-outsole niya mga amigo. So andito na yung price niya, 1,400 pesos. May mga kunting issue ng heel drag niyang, pero napakanipis pa yan. At pwedeng-pwede pa yan mga amigo. May mga all-star pa dito ng Converse, oh. So yan, medyo may kalakihan na yung sizes nito. So yan, pakita ko sa inyo doon sa mga naghanap ng Converse all-star. So ito meron kayong makikita pa dito sa Kirabat. So yan, ito yung pinaka-ilalim. Size 8.5 lang to mga amigo, ha. Price niyan dito is 1,600 pesos mga amigo. So dito siya. So, meron pa ako itong isipakita sa inyo. So yan, itong Proma Trinomic mga amigo. Ang ganda pa na itong condition niya. Insole niya original pa rin. Ito yung design ng sapatos mga amigo, itong condition niya. So 8 out of 10 yung ratings ko dito kasi okay pa talaga siya mga amigo. At 1,800 pesos yung price niya. Walang masyadong heel drag sa outsole. Yan, size 8 lang to mga amigo, ha. At good na good pa yung condition nito. Pwedeng-pwede pa siya mabili. Meron pa ditong Merrell shoes mga amigo. Isang napakagaan na sapatos. Ito yung pang-akyat ng mga bato mga amigo, eh. So yun, oh. Napakagaan lang din niya. Ito yung outsole niya mga amigo, oh. Vibram na po yung technology na ginagamit dyan. So size nito, check natin. Ito yung size mga amigo, size 8. At ito yung kabilang Paris niya. This is good na good pa rin, 1,800 pesos. Ayan yung outsole. Walang masyadong bakas ng heel drag dyan mga amigo. Sulit na sulit. Ito yung isa sa mapapakita ko sa inyo. Nagaganda lang ako ng colorway nito. Yan, itong E6 mga amigo na to. Yan.
Ang ganda pa ng colorway niya, yung design niya, ganda rin ng condition pa rin nito. Marirate ko siya ng 8 out of 10. Pati yung outsole niya, may mga heel drag na rin siya kahit pa paano, pero mga kunting-kunti pa yung mga amigo. Size 8 lang dito. Ayan, size 8 yung mga amigo. So check natin yung price dito. 1,400 pesos. Size 8 na A6 mga amigo. So dito sa pinakataas pala, mayroon ako nakita dito. Ayan, itong New Balances na to. So ang ganda pa ng condition dyan, pati sa kabilang side. Ito mga amigo, pati yung insole original pa. So ayan, wala akong masabi dito, pati yung pinaka-pump. Ito yung outsole niya mga amigo, which is napakaganda pa rin niya. May mga kunting issue na rin. At ay 1,600 pesos yung price niya. Ito mga amigo, ang ganda pa nito. Kung naghahanap kayo ng mga ganito, mga boots na leader. So yun, mayroon pa dito mga amigo. Hawkins yung brand nito. So yan, napakasulit pa nito. Makinis na makinis pa mga amigo. Ito yung bump niya. At ito yung pinaka price niya, 1,580. May mga heel drag na rin pala talaga siya dyan. Pero medyo manipis pa rin naman yung heel drag niya mga amigo. Wala na lang siyang size. Hindi ko, ito yung mahirap hanapan yung size mga amigo. Madalas burado na. So yan, mayroon pa dito mga pang hiking. Ayan, Azulo yung brand. So yan, may kalakihan nito. May kabigatan yung mga sapatos nito. Ito mga amigo, hindi ko alam kung namansahan siya. Ayun, ang ganda nitong bunch na to mga amigo, size 10, pang lalaki. So ang ganda na to mga amigo, sana oh. Hindi ko alam kung dating puti ito, tapos namansahan lang siya kaya naging yellow, or talagang ganito yung colorway niya. So yun oh, medyo pumusyaw kasi ng konti yung colorway, kung tagalang yellow man tayo laga siya. Ito yung outsole niya, 1,800 pesos. May pagka-gumsole na yun mga amigo oh. Super okay pa sana to mga amigo oh. Size 10 lang din siya. So sayang lang din kung talagang pumusyaw to, kasi good pa yung condition niya. Wala pang mga issue dito sa part na sa upper part, mga sa canvas. Napaka good pa talaga ng condition nito. Yung colorway lang medyo alanganin akong yellow nito. Kada parang namansyahan talaga din siya. Then may mga Mizuno pa doon no, sa taas. Ito na may pakita ko sa inyo, itong isang Adidas NMD dito. Isa sang ganda pa ng condition dito mga amigo. So ito yung kabilang yung back na condition niya, which is may mga konting issue na ng yellowish dyan. Ayan, so dito lang yung mga issue niya, medyo nag-yellowish niya. Pero dito sa upper material mga amigo, good pa yung condition niyan, pati outsole niya. Medyo manipis pa yung heel drag. At 1,800 pesos yung price nito mga amigo. Sabi mga amigo, size 9.5 yung size nito. So yan, ang ganda pa ng condition nito. Mas ma-rate ko siya ng 8 out of 10 dahil good pa yung talaga yung condition niya, pati yung outsole niya. Manipis pa masyado yung mga heel drag dyan. At sa pinakataas, mayroon pang isang Adidas dito. So yun, ang ganda na yung colorway niya, oh, black and white. So may pagka-Oreo yung colorway niya dito, may pagka-Oreo mga amigo. So yan, combination siya ng black and then white. Then yung mga stain dyan ng black din sa pinaka-bump niya or design niya sa upper part. This is good pa, yung insole andyan pa mga amigo. Ito yung outsole mga amigo. Yan, dito banda may mga heel drag na rin siya. Pero super pwede pa yan, size 5.5 nga lang to mga amigo, medyo may kaliitan yung size talaga niya. Price niya dito mga amigo is 1,300 pesos lang, makikita natin. So ito na yung mga amigo, yung sa mga ibang subscribers ko na nagre-request na ipakita ko yung mga Converse na Chuck Taylor. Mayroon ditong high cut mga amigo. Ayan, Chuck Taylor na Converse high cut black and white mga amigo. Ang ganda pa ng condition nito. Ayan, ito yung kabilang side, sa may bandang bump, ang ganda, may pagkapatig yung strap dyan na linear. Hindi nito naman yung kabilang side mga amigo, which is napakaganda pa, bump banda yan mga amigo. So dito sa pinaka outsole, ayan makikita nyo, 1,600 pesos, size 8.5 lang siya mga amigo. So ayan yung presyuhan nila dito siya. So ito pa yung mga New Balance pa dito, ito yung design niya. Ito size 7.5 lang siya mga amigo. Medyo kumupas lang yung ibang kulay dyan sa bump, pero wala siyang gas-gas. Ayan, good na good pa to. At outsole niya mga amigo, ayan, medyo manipis pa yung heel drag. 1,500 pesos yung price nito mga amigo. So ito by the way, hindi ko pa napakita sa inyo to mga amigo. Itong size 9 lang na Adidas shoes mga amigo, ayan. Ito yung Adi Power Boost mga amigo ng Adidas shoes, which is good pa yung bump niya. Ito sa mga pinaka kabilang side. Ito naman yung kabilang side mga amigo. At ito yung pinaka heel part, which is napakaganda pa. At ang ganda ng design dito sa pinaka sole niya, oh. Pinaka outsole niya. 1,100 pesos yung mga amigo. Dito siya. Ito mga amigo, mayroon itong New Balance na size 7.5 lang. Look at this mga amigo. Sulit na sulit yung colorway niya. Ang ganda ng pagka-match ng kulay niya dyan. So, on insole niya, original pa rin. Sa outsole niya mga amigo, wala akong nakitang mga heel drag dyan masyado. Napakanipis pa. Ito yung kabilang side. Ang price niya dito mga amigo is 1,300 pesos. At ang ganda pa nito mga amigo, size 7.5 na ito mga amigo.
So yun, I think napakita ko na sa inyo itong color wheel na to. 1,400 pesos kung size 8. So yun, I think napakita ko na yan. Mayroon pa pala dito. Ayan. Adidas Superstar, mga amigo. So ang ganda ng color wheel niya. So hindi ko lang sigurado kung may mga tahi na nagalagyan parang hindi natutunod original, mga amigo. So ito yan. Pakita ko sa inyo yung kaparis niya, which is ayan, 1,300 pesos. Napaganda pa ng outsole niya. At size, ano lang din to, size 5. Medyo may kaligitan na yung size nito, mga amigo. Ito naman, meron dito ang size 7.5 na Nike Lunar Long Flight na yung upper part, mga amigo. Ang ganda pa rin. Kung babae yung size na liliit, yun, pati yung outsole niya, walang heel drag masyado. Ito yung kabila, oh. 980 pesos na lang dito, mga amigo. Uy, mayroong naligaw dito, mga amigo, na isang pang basketball shoes. Which is, ang ganda ng color wheel niya, yellow tsaka blue, size 9, US. Ito ko yan, oh. Wala lang siyang brand, hindi ko alam, hindi ako familiar sa brand dito, mga amigo. So, mayroon siya nakalagay diyang H. So, ayan yung condition niya. Ito yung sa kabilang side. Bump niya, okay pa. Ito naman yung kabilang side, mga amigo. Which is, ito talaga, napakatinis pa ng condition nito. Pati yung outsole niya, 980 pesos na lang ito, mga amigo. So para siyang mga, parang kakulay siya, mga amigo, ng sapatos ni Stephen Curry. Ayan, yung design din niya, parang mga Under Armour. Pero ang ganda, mga amigo, wala lang siyang brand name. So dito siya, ayan, mga amigo. So mayroon ako nakitang isang black and white na Nike pre-run shoes, mga amigo. So yan yung insole niya, original pa siya. Size 10.5 lang ito, mga amigo. So yan, yung condition niya, mayasabi ko ang goat pa. So 8 out of 10 yung ratings ko dito dahil wala pa akong nakitang issue masyado, mga amigo, dito sa upper part. Ang ganda pa ng condition niyan. Yung outsole naman niya, ayan, although may mga kunting heel drag na siya, pero super nipis pa. 1,500 pesos yung price niyan, mga amigo. So ito yung price niya. Kita mo pa yung mga details niyan kung sa pinaka sapatos, mga amigo. At ito naman yung isang New Balance Revlite na combination ng maroon tsaka gray yung colorway niya, mga amigo, dyan. At ito, good condition pa rin ito, mga amigo, ha. Ay, mapakita ko sa inyo. This is napakalakas ng sound system nito. Sana hindi tayo makapiright. At price niya dito, mga amigo, check lang muna yung size. Ito size 8 lang din siya. Pero titingnan natin dito sa pinaka Paris niya. Andito yung pinaka price niya, which is 1,600 pesos. Ito yung Paris niya. Good pa yung condition, pati yung insole original pa niya, mga amigo. Sulit pa to. So sa lahat na nakikita ko dito, itong New Balance na black and white na to, yung masasabi kong isa sa mga good na good pa yung condition dito. New Balance 574 series. So ito yung mga classic design, mga amigo. At size 8 lang din to. Yung insole niya original pa, ayan yung kabilang side ng sapatos. Ito yung heel part. Ito naman yung bump or toe cap. Okay pa yan. At ito yung kabilang side, mga amigo, napakaganda pa ng condition nito. At ang price niya dito is 1,800 pesos. Napaka nipis pa ng heel drag nito. So kung nagamit man to, I think sakit lang siya nagamit dahil walang masyadong bakas ng heel drag dyan. At ito talaga yung isa sa mga kilalang brand. Itong Adidas Ultra Boost na triple white. Ito size 7 lang, mga amigo. So good pa siya. Pati yung pinaka bump niya, wala akong nakita mga punit dyan. Dito lang pala, may mga kunting scratches dyan sa plastic part niya sa pinakalikod. At ito yung outsole, o may mga heel drag din talaga siya, mga amigo. Pero ang kagandahan nito, 780 pesos na lang siya. So pwede pa naman ito magamit. So medyo matagal mo palang talagang magamit yan. Meron pa dito mga pre-run shoes, mga amigo. Ayan, Nike pre-run shoes na tubular type. So ito yung ganda ng condition niya. Medyo may kaligitan na yung size nito, mga amigo. At 1,600 pesos. So sa mga naghahanap nito pala, so check natin yung size dito. Just in case lang magustuhan niya. Hindi ko makita yung size na, mga amigo. Pero chance ako na sa mga size 7.5 siya, mga amigo. Ayan, 2.8. Ang ganda pa ng colorway niya. So sa mga naghahanap nito, punta niyo sila dito. Kiribati na okay shop. Isa sa Lake Tofi floor. Meron pa rito isang Adidas shoes na size 8, mga amigo. So, ang ganda pa ng condition din ito, makikita nyo naman. Pati yung sa bump, ito yung kabilang side. So, dito sa pinaka-outsole, okay pa rin siya, 1,600 pesos, mga amigo. Dito siya sa pinag-alalim. Ito pa, mga amigo, isa sa mga pwede ko pang i-recommend sa inyo, itong Nike shoes na to, na blue and white yung colorway. Video na nag-yellowish na lang siya dyan. Ito yung kabilang side, at yan yung bump niya, mga amigo. Solid na solid pa ito, mga amigo. Ito, mga amigo, ito size 7 at 1,600 pesos. Yung insole niya, original pa naman. Ito yung Paris niya. So dito lang siya sa pinakailalim.